Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa mga katangian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sa ganun ito ay ating tularan at maisabuhay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At isa sa mga ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na makikita natin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay isang taong mapagpasensya. Siya ay napakabuting tao. Hindi siya naghihiganti para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili. Bagkus ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naghihiganti para kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag niyurakan o kaya ginawa ng kasamaan ang kanyang mga batas, ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala o kanyang mga pinagbabawal. So, isa sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang kanyang asawan na si Aisha radhiyallahu anha ang nagsalaysay nito, kanyang sinabi, "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhada aysarahuma." Si Aisha radhiyallahu anha ay nagsabi, hindi pinapapipili ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang bagay maliban na lamang na kanyang kinukuha ang pinakamagaan sa dalawang ito. Ma lam yakun ithman, habang ito ay walang kasalanan. Habang hindi siya magkakasala sa bagay na ito. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroong dalawang bagay na pangyayari na kanyang pagpipilian, kinukuha niya ang magaan dito. Habang ito ay hindi kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi pa niya, fa'in kana ithman, at kapag ito naman ay kasalanan, kahit na ito ay magaan, sabi niya, kana ab'adan nas minhu. Makikita natin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakamalayong tao sa paglayo sa bagay na ito, kahit na ito ay magaan na gawain. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَفْسِهِ. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman hindi siya naghiganti para lamang sa kanyang sarili. إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكْ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا. Maliban na lang, sabi niya, kung ang iniyurakan o inapakan ay ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala o kanyang mga alituntunin o mga pinagbabawal, dito fayantakimu lillahi biha. Dito naghihiganti ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. So, malinaw mga kapatid sa pagsasalaysay na ito na kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha ang kalagayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makikita natin dito na siya ay may malasakit, na siya ay mapagpasensyang tao, mabuting tao. Kaya naman makikita natin ito sa gawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya pa ay nabubuhay. Katulad na lamang mga kapatid sa pangyayari sa Taif, na kung saan siya ay sinaktan ng mga tao doon habang siya ay nagpapahayag ng Islam. Tinatawag niya ang mga tao sa pananampalatayang Islam. Ngunit sinalubong siya ng mga tao doon ng pananakit sa kanyang sarili. At dumating ang anghel na kung saan inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay ipaghiganti. At bigyan ng ipagkaloob sa kanila ang kapahamakan. Ngunit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi sa anghel na ito. Sabi niya, "Huwag mong gawin ito. Inaasam ko na lalabas sa kanilang mga lahi ang mga taong sasamba, mga mananampalataya na sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala." So ganito kahabag ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito kabait ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At isa pang halimbawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagpapakita ng pagmamalasakit at pagkakaroon ng habag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay noong nabuksan nila ang Makka. Dahil alam natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sila ay napilitan na lumabas sa kanilang lugar na kung saan ito ay sa Makka, papunta sa Madina. Dahil nga hindi na nila naisasagawa ang mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maayos sa lugar na ito. Kaya naman, nung may pagkakataon na, at alam natin, mga kapatid, na bago nila mabuksan ang lugar na ito, ay alam natin kung gaano sila naghirap, kung gaano sila pinagplanuhan ng mga hindi mananampalataya ng kasamaan, mga pagpapahirap para sa kanila. Ngunit nung ito ay nabuksan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay kanilang naipasok, anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antum mutlaqa. Humayo kayo. Umalis kayo. Tunay na kayo ay malaya. So hindi sila sinaktan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na saktan niyo ang mga taong ito. Bagkus nang ibabaw ang habag, nang ibabaw ang pagmamalasakit, nang ibabaw ang kabutihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway ito ay nakapagbigay sa atin ng aral, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagiging pagkakaroon ng malasakit, pagkakaroon ng habag, pagkakaroon ng pasensya sa mga tao kahit sa mga hindi mananampalataya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.